Itong maliit. Kaliit. Maliit, liit, maliit pa sa pugo. Bakit ganun? Welcome back to our YouTube channel. Sa araw na ito, magusto kong ibalita sa inyo na finally, nailipat na po natin ang ating manukan from simpleng manukan sa bakuran to our new ranging area, na kung saan mas malawak ito at makakapag-range ang ating mga alagang manok dito sa kapaligiran. At the same time, ibabahagi ko rin sa inyo ang development sa ating babuyang walang away. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi mo kayong manotify sa ating mga videos. Ito na po yung ating mga alagang manok galing doon sa ating manukan sa Bakuran. So, ang total po ng nandito sa loob ay meron tayong, ang alam ko, meron ditong 48 na hen and mga 10 po na rooster. Meron pa po tayong rooster sa labas. So, eto kasi mga pinili natin na yung mga rooster dito sa loob, siya yung napili na maging breeder na para dito sa ating hen. Kasi di ba magpaparami pa tayo ng hen. So, kailangan natin ng breeder, ng rooster na lalaki. So, eto po. This area again, this breeding pen ay may sukat na 9 by 4 meters. Ayan. Malawak. And then, kung mapapansin nyo po, meron tayo dito sa loob mismo ng breeding pen, meron pa siyang naka-separate. Parang may mga nakaseparate na hen. Yan po kasi is mga Rhode Island Red. Sila yung mga chosen one. Sila yung mga napiling breeder para makapag-produce tayo ng mga Rhode Island Red na line. So, meron dyang 6 na hen at isang rooster. Sa loob niya rin, meron tayong nilagay na itlugan. Pero as of now, ang alam ko, kinukondisyon pa siya. Kasi ilalagay na naman natin siya sa incubator. Yan, lapit natin. Yan. Ito naman po, ito yung mga nasa labas na yung mga rooster. For dispose po ito. Baka may kakilala kayong gustong bumili ng mga rooster. Ano po ito? Dominant Black, RIR, at Decalb. For disposal na rin po ito. Kasi nakuha na natin yung kailangan natin. Mga rooster for breeding. Yan naman pong dalawang white, yun ay gansa. Nakalagay talaga yan dito para bantay. Kasi kapag hindi nila kakilala, ang ingay talaga niyan. Minsan ng, ano pa siya, na hahabol.
Mainit po dito ngayon sa amin. Kita niyo po ba to? Parang kasing laki lang siya ng 10 piso. Oh. Bakit maliit? Maliit. So guys, eto naman po yung kanilang mga itlogan. Sa ngayon, bumaba po. Napansin ko, bumaba yung kanilang pangingitlog ng 50%. Siguro nasa adaptation period sila dito sa ating bagong manukan. O, konti pa lang. Ay, may mali ito. Ito nyo yan. Five. Yan, nine. Dito wala. Fourteen lang. But ang unti. Anyways, okay lang yan. Nasa adaptation period. Ayan, start na sila mag-build. May naka-separate dito na itlogan nila para ma-distinguish kung ito ba yung ano. Ito kasi kinukondisyon. So, malaki po ang posibilidad na may similar siya at yun nga, may similya siya at malaki ang possibility na mapisa po pag nilagay na natin sa incubator. Kakataas ko lang po magbigay ng pagkain patuka. So, eto, ang ginamit natin pansamantala na kanilang magiging itlogan ay yung mga fruit crates. Nabili ko to nung after ng Christmas. Yes. Medyo mahal nga yung nabilhan ko eh. Meron lang palang tag 15 pesos. Nabili ko yung isa ng 25. So, next time, kapag may bibilhin kayo, canvas muna. Kasi sayang din yung 10. Ilan yung binili ko? Well, let's just say, bumili ako ng 10 piraso, 10 pesos per piece in difference. So, nakasave na sana akong 100 pesos. So, sa mga katulad nating farmer, kailangan talaga natin ng canvas. Tanong-tanong muna. Anyway, okay lang naman yun. So, ito na ang kanilang ranging area. After nito, pupunta po tayo dun sa ginagawang babuyang walang amoy. Nandun si hubby. Ayan yung mga rooster. Ayan. Sige na, mga itlog ka pa. Konti lang ng itlog ngayon ah. Alis na nga ako. Baka po mga itlog pa sila. Mamaya pa naman natin kukunin yung mga... Hala, natanggal. Wait lang. So, eto na po ang ating kulungan ng ating baboyang walang amoy. Kung mapapansin nyo, ang mga materials na ginamit, ang kanyang bubong ay anahaw. Then, yung pinakakulungan niya ay gawa sa bakal, yung tatlong side. At yung nasa likuran po na part ng ating kulungan ay gawa po sa bato at semento. Ngayon po, ang gagawin ni asawa ko, dodoblehan niya. Actually, na welding niya na po yan. Then, dodoblehin niya lang yung ano para mas matibay. Ipapakita ko po sa inyo kung paano niya ginawa at kung ano po ang sukat netong mga ano... netong kanyang bakal. Kung mapapansin niyo po, gumagamit tayo ngayon ng generator kasi dito po sa ating farm ay wala pa pong connection ng kuryente. Kasi wala po dito, wala pa dito nakatimbay, walang kuryente po dito. So,
Hindi pa kasi tayo nakakabili ng wire. Makikikabit sana tayo sa bahay ng magulang ng asawa ko. Kasi yun ang mas malapit compare sa bahay namin. Siguro mga around 150 meters away. Galing dun sa bahay ng magulang ng asawa ko na in-law. So, ayan nga po. Dinodoble niya na. Yung generator po ay yung sa bahay din namin. Ito pong nakikita niyong wine-welding, ito po yung magiging parte ng bakod ng ating, ng kulungan ng ating baboyang walang amoy. Anong haba niyan? 221 inch. In meters. Mga ano, 2.5 na, mga ganun. Basta yun yung 20 feet yun eh. Ah, 20 feet ang haba. Ng bakalan. Ang tala lang yun, more than 1 feet. More than 1 feet. Mga nasa 19 feet siguro. Ah, 19 to 20 feet. Tapos, yan yung nakapabalagbag na yan. Yung balagbag, yung ano? 2 feet. Ah, 2 feet. Yan pong nakabalagbag. Bali, yung pong ginagawa niya, yan yung nasa upper part nung magiging bakod. Kasi lalagyan muna ng dalawang hollow blocks dun sa lower part. Yan. Start na siya. Ang size nung metal, nung kabilya na kanyang ginagamit, yan pong pinaka-frame, yan yung mahaba, ay size 12 mm. And then, dyan po sa nakabalagbag, every 5, merong 12 mm, at yung limang nauna is 10 mm po. Para mas malahas, kung malaki yung kabilya, mas matibay. Mamaya after that, babalik ta rin niya para ma-welding yung kabilang bahagi. Yung pinakita ko pong video kanina, yun yung paano niya ginawa. Ito, every side nitong breed, kulungan ng ating baboy. Kung ang distance, yun po yung pinakita ko. Sa bahay po namin yung ginawa. Kasi doon mas stable yung kuryente. So dito, nung kinabit niya na lang, nagdala na lang kami ng isang portable na welding machine at yung generator namin sa bahay. Kasi nga wala pong kuryente dito. Yan, kung mapapansin niyo po, may hukay siya. Kasi meron po yang lalim na about mga 1 meter. Ang ilalagay po dyan ay mga ipa. Kasi nga, wala po, ito pong klase ng kulungan. Wala po tong kung saan natin yung mga imbaka nung kanilang ebak. Kanilang magiging poops nung ating mga alagang baboy. Kumbaga, maiipon po yun doon. Then, may time lang kung kailan siya papalitan. Yan. Ah, hindi pa siya. Bukas pa yan ipagpapatuloy. Then, kung hindi ako nagkakamali, dito sa part na ito, gagawan sila ng parang pool. May water yan lagi. Kasi gamukaga dun sila maliligo pag naiinitan sila. Pupunta mismo sila. Kasi yun ang natural habitat ng isang baboy. Di ko lang alam kung saan ditong part yung lalagyan ng food at inumin nila. So, makalaman natin yan in the next video, siguro. Actually po, dalawa ang welding machine na dala namin. Yung isa, yung heavy duty. Yung isa, yung portable. Kapag ginamit namin yung heavy duty, parang hindi kakayanin po ng ating generator. Actually, yung generator natin is 2.5 pero
hindi siya kinakaya. Sa portable, kung mapapansin nyo, yung tunog is, parang yun lang talaga. So, ipakita ko lang po yung back part nitong ating pulungan ng ating baboy. So, ayan, kung mapapansin nyo, patong-patong yan na bato. And then, nilagyan na lang ng simento. Yung simento yung magiging adhesive niya para hindi siya magbitaw. Yung itong hollow blocks, yung tira yan doon sa paligid naman, ginawa yun doon para kumaga malinis din naman tingnan. Kasi kapag bato, uneven siya, di ba gagawa tayo nung kainan, hindi even yung ano, eto nga pala yung gagamitin natin sa kainan, tsaka yung parang paliguan nila. Eto mga hollow blocks. Ito pong mga nakikita nyo sa sako, ito po yung rice hull na kinuha natin sa mga molinohan. Bale, ito po yung sinasabi ko kanina na ilalagay natin dun sa ginagawang yung dun sa loob ng kulungan ng ating baboyang walang amoy. Ipapakita po natin yan yung further nating video kung paano yan gagawin. Ang sukat nga po pala netong ating kulungan ay 4 by 6 meters. Malapit na pong matapos itong ating kulungan. Siguro next week, pagkakaalam ko sa 5, ililipat na dito yung mga baboy. Depende kung matigas na yung gagawin nila dyan sa loob, kung okay na. Eh alam ko prepare na yung bibiling baboy. Prepare na siya para dito. Yan, kapitbahay lang sila ng mga manok. May separator lang na net. Diyan po nagtatapos ang pinaka-latest episode ng Land Care Adventure. Naway may mga natutunan kayo sa ating mga inubinahagi. Pero ang bago ang lahat, gusto ko lang pong i-shout out sina Sir Shabil Ayag, sina Sir Fred Carlo Redula, si Sir J. Estoran, si Sir Tito Damayo, and i-shout out din po natin ang ibang YouTuber, si Mans Boy ng Iriga City, si Sir I'm King ng Naga at ng Archie TV. Maraming salamat po sa pagsuporta ng ating channel. So that's it. Hanggang sa muli. Happy farming! Bye!